Sumatin po ang biyaya, awa habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahwa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil doon po sa ginagawang pandaraya ng Diablo na tinatawag na Satanas. At hindi naman ho kaila sa inyo na talagang siya ho ay mandaraya. 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, at siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So dito, ito ay 18th daya ni Satanas. Ano itong paksang ito? Hinggil po doon sa mga logo. Kung mapapansin po ninyo, sa screen ay iba-ibang logo, iba-ibang pagkikilanlan para hong branding ba ho o brand. Ano ba ho yung brand? A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. Brands are used in business, marketing, and advertising. Name brands are sometimes distinguished from generic or store brands. So, iba't ibang logo ang nakikita po ninyo. At kung titingnan natin yung salitang brand, ay a brand is a name, term, design, symbol. So, may iba't iba silang logo na pagkikinanlan. Ano, kung sa negosyo, ito ay ginagamit sa pagninegosyo. Batay doon sa meaning ng brand. No, hindi naman siguro mahirap unawain. Siyempre, may kanya-kanyang, ano yan eh, may kanya-kanyang logo, may kanya-kanyang pangalan na pagkikinanlan. Na ibig sabihin lang natin, pagka naandun ka sa samahang yon, sa reliyong yon, pag-aari ka nun. Yun lang ibig sabihin nun. At ito isa sa daya ni Satanas. Bakit? Bakit nating nasabi na daya ito ni Satanas? Sapagkat nung unang siglo naman po ay walang ganyan. Nasabi ni Apostol Pablo dun sa 1 Corinto 4:6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. 7. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki? Bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Dito ay binabanggit ni Apostol Pablo na huwag ang wika kayong magsihigit. Sabi niya doon sa sulat niya sa mga taga-Korinto. O, para maintindihan lang natin, ang tanong lang naman natin dito ay ganito lang. Yung bang branding nung unang siglo? O may branding ba nung unang siglo na katulad ng branding na ginagawa ngayon? Kasi, una, wala akong nabasa na naglagay sila ng mga ganitong branding or brand name ano nakatulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon. Wala akong nabasa ho eh. Alam mo, katulad ng sinasabi nga, ang dating daan, kinuha niya doon sa 6:16 ng Jeremias. Sa sulat sa lumang tipan, ano? And then, ini-apply nila dito sa, sabi nga nila, 19th century. So, anong kaugnayan nung dating daan o yung dating landas doon sa Jeremias, 6:16? Actually, hindi naman talaga dating daan na nakalagay doon. Dating landas. Ano? Sa malaki ang pagkakaiba niyan, pagka tinignan natin, mga ang sinasabi pa huron eh. And then, ikinapit mo doon sa iyong sekta o religion na ikaw yung nagmamayari.
ano, di lalabas ho dito yung branding na ginamit mo, ano, sa'yo yun. Ikaw yung may pag-aari nun. Di ba? Yun lang naman o eh. Kaya nga, hindi ka basta-basta makagagaya ng mga, halimbawa, sa hanap buhay, may kanya-kanyang brand yan or branding. Kanya-kanyang ano yan, design o simbolo. Ano? Oh. Napag-aari mo yun. Hindi pwedeng sabihin na nagkakaila ka at sasabihin mo, eh, maraming katuwiran mo ba? Hindi ganun. Kasi maliwanag yan na ikaw ang gumuhit niyan. Ano, nilagay mo yung logo. Ano, at nagpapakilala na ikaw yan. So, ito yung sinasabi natin na daya ni Satanas. Bakit nating nasabing na daya ni Satanas? Kasi yun, nung unang siglo, wala naman hong ganyan. Wala ho silang logo. Ano? Wala ho silang brand name na tinatawag. Bakit? Kasi yung daladala nila, spiritual ho eh. Iyang gumamit ng mga logo at ng mga design o symbol na nakakapit ngayon doon sa kanilang reliyon, doon sa kanilang sekta, eh talagang gawa ho ng laman yan. Ano? Para lamang maipakilala na iba sila. Para nga sa pagninegosyo lang yan. Ano? Yung negosyo, naturalmente, yung pagkikilala. Kaya nga mapapansin niyan, bawat tindahan o bawat ano, may kanya-kanyang pangalan. Para yung pagkikilanlan, ganun din, no? Eh kaya nga tinatanong natin, lahat yung kasi nitong may mga logo na ito ay nagpapakilala na sila ay sa Diyos. O ay limbah sa kanila yung talagang sa Diyos. Sino sa kanila? Hindi ho ba? Dapat ho kayong mag-isip sapagkat sino sa kanila ang sa Diyos talaga? O sabihin natin sa kasulatan, wala. Bakit? Hindi naman nangyari nung unang siglo yung ginagawa nila ngayon eh. Kaya nga sinasabi ni Pablo, eh, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit. Meron ng pattern na sinasabi si Pablo, huwag kayo umiikang magsigit sa mga bagay na nangasusulat. O eh, anong nangyayari ngayon? Hindi ba nagpapalaluan ng bawat isa laban sa iba? Laban sa isa? O, parang negosyo lang. Yung sinasabi natin, pinakamalapit na halimbawa yung negosyo. May kanya-kanyang brand na yung brand na yon, nagpapakilala sila na kanila yon. Ano, sila ang nagmamay-ari nun. Oh. At isa yan sa daya ni Satanas. Ano? Eh, yung iba pa nga may hero eh, yung tatatakan ka. Oh. Parang ano eh, branding. The action of marking with a branding iron. Yun sa mga baka huba, yung mga baka, na pagka pag-aari mo yung baka na yun, lalagyan mo ng tatak, yung pangalan mo, ayun, mas matindi. Hmm. Talagang literal na itatatak dun sa balat ng baka yun. Na katunayan, ito yung pag-aari. Eh, sa pananampalataya, magkaiba ho yan. Malaki ang pagkakaiba. So, dito, para lang maintindihan, malaman, noong mga nagsusuri na talagang noong unang siglo, wala ho yung mga branding na yan o yung a brand name, term, design, symbol, oh, wala ho yan. Kaya, sana ho, maunawaan nyo at nawa po ay bigyan po kayo ng pangunawa ni Yahawa tungkol sa bagay na ito. Ano? Ito ay daya ni Satanas. Bakit naging daya? Eh, siyempre ho, dinadaya kayo ni Satanas doon sa bagay na wala naman pala. Hmm? Hindi ba isang kasinungalingan yun?
pandaraya. Pandaraya sa inyo, oh, na inaakala nyo naman na tama. Kaya nga todo nyo ang pagmamalaki ninyo dun sa inyong logo ho eh. Hindi ba pinagmamalaki ninyo yung inyong mga logo na yan? Inlalagay dun sa jeep, motor, hindi ba? Kung saan-saan makikita yung mga logo na yan? Ipinagmamalaki nyo yung logo nyo na kayo yung gumawa na nung unang siglo pala naman ay wala. Sana makita po ninyo at bigyan kayo ng pangunawa ni Yahawa dito sa aral na ito. Muli po, sumatin po ang biyaya, awa habag pagpupala, katotohanan, kapayapaan mula kay Yahawa. Isang magandang araw po sa bawat isa.